Shoutout sa'yo bro, Mark Ivan Flores. So salamat sa support, no? Tsaka shoutout sa team pala ka, sa mga nagpapa-shoutout. So shoutout sa inyo lahat. Thank you guys sa support. Peace. What's up guys? So panibagong araw, panibagong vlog. So ngayon natapos na tayo sa mga documents and sa mga nagawa ko na dito sa Canada, no? Yung mga cards, kung ano-ano pa. Apat lang naman yun, diba? Excuse. So ngayon tuturo kayo sa isang araw as an international student kung anong ginagawa ko. So ito yung part 1 kasi online class lang. Yung part 2 sa papagitan natin yung school, no? Yung pupunta ko school, magko-commute tayo, no, ganun. Ito yung part 1 sa bahay lang. So yan, halimbawa, explain na pala natin. Yan, kunwari nagising na ako. Kanina pa ako nagising. Kung bakit ganito yung suit ko pala is nagre-ready na ako papunta sa work. Kasi after ng class ko, after na online class, ay pupunta na ako sa work. So, pati yung i-vlog natin, no? Di ako sure kung makakapag-vlog ako sa work kasi baka bawal, no? Baka pagalitan tayo. And next time, subukan na natin mag-English para masasanay na rin ako sa vlog English. Tsaka yung vocabulary ko mas lumawak, no? Tsaka yung the way na magsalita ko, para napapractice ko. Wala na kayo kung tumawa kayo. So, next vlog, okay? Kalimutan na kayo, dapat English na pa lang yun. So, yan. Pagkita natin. Diyan yung kama ko, no? Everyday nagigising ako. 6 a.m. nag-a-alarm ako. 6. Tapos, ginagawa ko, inaayos ko yung mga gamit. Yung mga susuot. Kung may kailangan, halimbawa kung pupunta ako sa school or work, ready ko lahat. Yung mga madudumi kong damit nandun. Yan. Tapos mga notes, makakalimutin ako eh, no? Kaya ganyan. So pala yung kwarto. Yan yung sa parang sala, kaso sa basement, no? Basement to. Yan, pinakita ko sa inyo. Yan, ito lang yung ano, online setup ko sa laptop. Tapos yan na. Naghihintay lang ako sa klase namin, no? Engines. By the way guys, yung mga ibang lahi, halimbawa, nagbibigay sila ng tip sa inyo. Pakinggan nyo, sige, pakinggan nyo, pero tignan nyo muna kung magbe-benefit kayo dun sa tips na sinasabi nila. Kasi marami akong natatanggap na tips. Oo, at least binibigyan nila akong tips, ibig sabihin, tinutulungan nila ako, diba? Pero, tignan nyo kung magbe-benefit kayo sa mga sinasabi nila. Okay? Hindi lahat magbe-benefit. Kung yung para kay Juan, effective sa kanya yun. Hindi, ibig sabihin yung kay Pedro, effective din sa kanya yun, no? Yun napansin ko, kaya i-analyze nyo kung magbe-benefit kayo, okay? So, ganito lang ginagawa ko. Pag umaga, ganyan. Naghihintay ng klase. Yung klase ko, 3 hours. Well, 6 hours. Diba? Tapos pupunta na ako ng work. May break ako ng isang oras. Kakain. Parang normal school lang din kaso nasa bahay. Diba? Tapos, habang ano, yung may free time, dun yung kuha ka ng assignment. So ngayon, hindi ko napakita. Tapos na yung mga assignment ko. Ginawa ko na. Para di ako natatambakan. Ito, pakita ko sa inyo assignment. Ito yung assignment ko, natapos ko na. Basic lang dito guys. Yan. Tsaka yung nandun. Mga 5 yung assignment ko ngayon eh. Tapos mga gamot-gamot, calculator. Mga gamit pang school. Tapos kapag gabi, minsan may pasok ako ng 6:30 hanggang 9:30 ng gabi. Sobrang dilim na. Lamp. English yun, no? English. Kapag may free time, gawin mo yung assignment mo.
hindi ka na makakatawag sa Pilipinas kasi anong oras na ba? Is 1:30 ng madaling araw sa Pilipinas, di kaya di ka makakatawag, no? Kaya ang magagawa mo, sulitin mo yung oras, gawa ka ng assignment, huwag sayangin yung oras, para kapag may day off ka, day off mo lang, pahinga ka, manood ka movie. Ako, day off ko is isang araw lang, no? Kasi sobrang yung schedule ko is sobrang sakto lang, Monday to Saturday, Sundays day off ko. Tapos sakto lang yun, buo, school, work, ganun lang yun, school, work. Gising, school, work, ganun siya. Tapos commute ko, abutin ako ng isang oras, minsan 35 minutes, ganun. Yung pinakamatagal na yun, isang oras. Pag minsan, kung may traffic, meron din, no? Minsan, kapag ginagawa nila yung kalsada. Gusto nila dito palagi maayos yung kalsada, no? So yun, hintayin natin yung klase ko, tapos pakita ko. Okay guys, nagkaklase na, no? Nagkapag time lapse na tayo. Ganito lang, nakikinig. Kapag sasagot ka, kung gusto mo magtanong, is chat ka lang. Or pwede ka rin magsalita. Merong option na salita. Okay guys, narinig niyo yung ringtone na sa phone ko, no? So, yun, patapos na yung klase ko. Tumawag lang barkada ko. Tapos, lalabas na tayo niyan, no? Wala lang, ganito lang mag-aral. Kaya hindi ako masyadong nakikinig. Eh, ganito yun, no? Yung pinag-aralan natin sa Pilipinas, kung ko-compare ko dito, no? Hindi naman sa ano, sa Pilipinas, guys. Patayin ko yung sound niya. Sa Pilipinas, guys, palagi ako nagsasummer, bagsak ako. Palagi akong mababa sa mga quiz. Yung ganun style. Dito, kabaliktaran, no? Kaya doon ko masasabi na yung education sa Philippines, maganda. No? Kasi dito, ang dali-dali na lang ng mga lesson, no? Para sa akin, no? Or nag-i-enjoy lang ako, di ko alam. Basta, madali, okay? Kung may President Lister dito, ganun sana ako. Ako kaso walang ganun-ganun dito, walang tap. Walang Dance Lister, walang top 1. Basta pumasa ka lang, yun na yun. No? Ganun lang sila dito. So, sa school ko pala yun, ha? Di ko alam sa ibang mga school. No? Kung sa mga university siguro, yung mga magka-graduate talaga, yun yung mga sinasabitan ng medal. No? So, dito, post-grad lang naman to. Kaya, wala silang ganun siguro. Tignan natin, malay natin. Pagtapos ko mag-aral, mayroon pala tayong surprise, ewan. So, yun lang. Bigyan ko na siya ulit sounds para naririnig ko sinasabi. Nagkikinig lang ako sa sinasabi ng professor. Tapos, kapag nagtanong siya, sagutin mo lang kung gusto mo, kung ayaw mo, hindi. Tapos, bukas magkikita ko yung professor na yan, no? Ano siya, in person. Subukan natin mag-video bukas. So yun, labas na tayo niyan. Tapusin ko lang ito. Ilang minutes pa ba? Tagal pa guys, 1 hour pa. Okay, mamaya ulit.